and everyone. Kung naalala nyo, at lalong-lalo ka na kung ikaw ay isang long-term subscriber sa channel ko, nakapag-drive na ako ng 2022 Toyota Fortuner LTD. 4x2 variant. And yes, ito, meron siyang keyless entry just like the LTD variant. But the only main difference is yung dashboard ng LTD, may mga red accents yon. This one is completely plain black. But halos ng lahat ng features ng LTD at yung Q variant is still the same. Well, despite na lang kung 4x4 yung variant ng LTD mo, that is the only main difference, and especially mga 4x4 features. But here it is. Ito nga pala ba yung pinakasulit na variant ng Toyota Fortuner? I highly agree it would be. Because, unang-una, yung front fascia ng Toyota Fortuner ay nagaya ng LTD. And another thing here is, yung color variation stent ay mas marami kaysa LTD. So this is going to be the interior-wise of the Toyota Fortuner. Okay, nandito na ako sa loob ng Toyota Fortuner Q. So ito nga pala yung significant na pinagbago sa Fortuner Q. Well, not entirely sa mismong variant itself. A bit of a blue na instrument dials dito from the tachometer, tapos yung speedometer on to the right. Tapos, syempre, ito yung infotainment system natin, Android Auto and Apple CarPlay, and then dual zone climate control system na siya dito. And then, nakikita natin yung mga black wood trims natin dito. It is really, really traditional dito sa being a Toyota SUV, since yan ay, wala naman nagre-reklamo. So, they still continue on putting on these trims. Especially dito sa steering wheel, mas masarap siya hawakan dito sa tuktok. Ito naman yung sa LED lights. Yan, I'm not supposed to press that one, pero yan. Tapos, sunshade holder. Yan, sunglass holder rather. Hindi natin siya sa start, so let's not do that. Yan. Okay, so, let's turn that off. Tapos, yan. Yan yung infotainment system. Tapos, yan, may mga warning siya. Kapag before mo siya bubuksan. Ayan. Ayan. Okay. So, you can slide it over here for music, phone, apps. Ayan. And, ayan. Ganyan pala yan. Mga Bluetooth, Wi-Fi, etc. Some people, for me, it's quite a bit of a bummer kasi wala na yung mga volume controls because dito mo siya kukontrolin. Ayan. Alam ko naman na ang volume controls rin is another one way to adjust them dito sa steering wheel. Yan. You can do that. But, yan, ito yung voice control nga pala. And then, for the cruise control, I think it's this one. Ay, wait lang. Hindi. Ito yung settings for, additional settings for the cruise control. Then, ito yung stock for the, in order for you. Then, ito yung nga pala yung additional stock para ma-control mo completely yung cruise control natin. Right. So, yan. Ito yung natin, additional information dito sa instrument cluster. Yan. There you go. Tapos, yan. Yan. 3-spoke steering nga pala siya, guys. Yan. Okay. Yan yung itsura niya. Tapos, air conditioning vents natin. It's on to the left. Yan. Tapos, yan, nakikita niyo mga silver trimmings natin dito. Then, air vents. There, parking sensors dito na sa ilalim. Yan. Tapos, yung around view camera system. Yan. Dito natin makikita yung around view camera system natin. Yan. 360 degrees of full features natin. Yan. Nice. It's really good. Yung quality, kailangan niyo makita in person muna. So, yan. Okay, tapos yung rear tailgate system nandito sa likod, I can press that one, but yun. So, next one would be the, The next one would be yung, full automatic up and down, windows natin. Ganun. Okay. Tapos, yan yung, wireless charging, and you can turn it off and on, ganun. Okay, switchable naman siya. Tapos yung air conditioning system natin. Yan. Dual zone climate control system. Yan, dito. It's really neat kasi nagiging somehow of a standard na dito sa mga vehicles of today. Dual zone climate control system. Tapos the clock is over there. Additional storage naman tayo dito. Yan, leather padded obviously. Very nice.
Tapos nakadump yung ano natin, glove box natin. Mga speakers natin dito, pero ba tweeters and tapos mid-range speakers. Kasi nga pala, leather nga pala yan na natin. Black leather, tapos may mga white stitches tayo dito. And over there, yan, nakabalot pa siya ng plastic. Ito nga pala yan na natin. Gear shifter natin. 6-speed automatic transmission. The ever so reliable, ano, 6-speed. Tapos, ang dami mga blank switches dito. Obviously, this is for the, ano, reserve sa mga high-end models. Andito siguro mga diff lock and so on and so forth. Tapos, yung eco, normal, and sport buttons. Nandyan siya. Yan. Good. So, right before kasi nakapag-drive na ako nito eh. Alright. So, adjust lang natin yung seats. Electronically powered siya. Alright. Okay. Pero sir, bigyan ko na sa inyo sa yung karangalan ng camera. Vlogger ka rin. Okay. No pressure. Let's go. Ikot lang tayo ng maiksi dito sa location namin. Going to drive, 6-speed, activates, yung camera is now available lang siya sa certain speeds, hindi ako nagkakamali. Okay, kung kayo ay magiging first time mag-drive ng SUV, maninibago at maninibago lang kayo ng konti. Yun na, hindi na siya available yung cameras for some good reason kasi bakit kayo hahato na may cameras. And then, meron pala tong blind spot. So, blind spot assist. Ilaw-ilaw siya kapag merong, sabihin natin, dito sa Pilipinas na senaryo, yung mga motor. Yun ang kadalasang gagamit yan. Pakinggan natin yung horn. It's still all stuck. Okay. Just a little bit of a cruise. Normal mode pa lang to. I can see may hatak na ang 2.8 1500 RPM. And napapansin ako dun sa suspension, ah. Yung suspension nito ay redefined na to. Parang hindi ako nagkakamali, nag-review ako ng Fortuner na ano eh, na manual, yung 2018 version nun. Tapos ngayon, unti-unti na lang itagtag, I can say. Pero, syempre, may sadya talaga ang Toyota para dun eh. Kung tutusin, ginawa nilang ganun yung suspension para mabawasan yung body roll. Yung kasi, aminin at aminin natin yung isang SUV na kalaban nito, which is yung Mitsubishi Montero. Sobrang lambot eh. Pero ito sakto na eh. Kapag alam kong hindi ito four-wheel drive, pero alam mo naman na kapag aakit tayo ng bundok, kailangan yun na hindi sobrang lambot ng ano, ng suspension. Kaya ito, tama na to. Pero kapag dadrive mo to sa city at sabihin natin maselan yung sino nang merong ganitong sasakyan, yun baka masabing matagtag ito. Pero ano, mas redefine naman na yung suspension specifications dito. Alright. Yung visibility, wala akong masyadong nakikitang blind spots dito sa Fortuner. Di ako nahihirap mong i-drive. Especially when it comes to parking. Ay, pero pagka paatras, since nakasabit yung mga upuan dun sa third row seats, ang problema kasi nun, ano eh, pagka ganun, may pagkaabala siya. Ayan, gumagana yung automatic headlights. very convenient. Eh, napansin ko dito, may mga lighting rin pala to. Okay. Hindi ko alam kung napapalitan yan, ha? Pero okay na sa akin yung puti. Outside temperature, yung nakikita dito. Katulad na sinabi ko kanina, titigas yung manibela niya. At kapag nilagay mo dyan, pwede mo paglaruan yung paddle shifters. Downshift. Okay, wala siyang rev matching. Ayan. Kadamba ng damba yung transmission o yung sasakyan. Yep. I can feel yung lakas ng 2.8. Okay.
200 horses. Ayan, tingnan natin. Alright, padaanan muna natin siya. May lakas tong Fortuner. 2,000 RPM lang yun. Ha? Nararamdam ko yung lakas. Alam kong hindi nyo mabibig, hindi ko mabigyan na justice yung ano eh, yung lakas ng 2,000 RPM ng 2.8. Pero malakas. Ayan, ha? Naging helpful yun. May sumingit na motor sa amin dito. Ayan, mabuti nag-blink yung tight spot monitoring system. Malakas yun. Malapad ba yung ano? Malapad ba yung Fortuner? Mas lumapad ng onte. Unti-unti lang. Magiging perfect to kapag ka yung inyong nabili ay yung 4x4 kasi bagay na bagay ito para sa thing. Okay. Oop, balik na natin siya sa normal. Yan. Tapos, check nga natin yung ano, yung nasa likod. Ano yung itsura natin doon. Okay. Yan. AC vents. Tapos, dito yung ano, climate control system yan. Nasa taas siya. Yan. Let's close it up. Tapos yan, ito yung LED lights natin. Yan, yan yung mga ano natin, air vents, yung air vents, yung fan speed. And look at that, very very spacious dito sa ano, second row seat. Syempre sa height of 5'5", ayan, yung napaka welcoming ng ano, ng headroom natin dito. Yan, what else can I play with? Ito yung ano, yung center ano armrest, obviously may mga ano to. May mga anong tawag dito? Cup holders. There you go. Like that. Simple as that. So, ang ano nito, ang usually ko lang dito is yung third row seat. Third row seat laging nakataas yan since ano siya, nagiging traditional this design, but I would prefer na naka flat fold na yung ano dapat dito, yung third row seats. Okay, right, here we go. Which one's next? Kung makina na meron tayo dito para sa Q variant ng Toyota Fortuner is a 2.8-liter 1GD FTV engine. Ang maximum power na ito is around 201 horsepower at 3,400 RPM at meron tayong 500 Nm of torque between 1,600 to 2,800 RPM. Yes, obviously this is a diesel engine, tapos meron tayong 80-liter fuel tank, and obviously within back in the day, Toyota were really really conservative about sa mga power ratings nila within the competition, and now it is absolutely up their game or in between within the competition na lang. Within the 200 horsepower mark, it is really impressive from a Toyota kasi yeah, there are only concerned within the reliability of the vehicle, not the power. So this powertrain is really really impressive for a Toyota Fortuner. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung sulit ba ang 2.2 million Q variant ng Toyota Fortuner, unang-una sa lahat, masasabi ko dyan, oo, sulit na sulit to. Comparing nga naman dun sa LTD version ng 4x2 variant. Bakit 4x2? Unang-una kasi yung 4x4, kinakailangan mo yun para sa pampubundok eh. So, yung pinakamagandang comparison dito is the 4x2 LTD within the comparison with the Q variant. Yung Q variant kasi, katulad na sinabi ko at the beginning of the video, magkamukha na sila and mas madagdag yung kulay ng Q variant. Kasi, nung nakita ko talaga nung may all black na Q variant, as we have the facelifted of the LTD, yon, sobrang sobrang guwapo niya. Yan. And the only concern that I'm going to
really give you about is syempre yung suspension. If you came from the first gen ng Toyota Fortuner, you would say that the suspension of this one is completely redefined na. It's completely re-enhanced and completely refreshed. Pero kapag dito ka na nanggaling sa Fortuner na ito, masasabi niyo na, ha, teka sandali. Kung i-compare natin sa isang SUV tulad ng Montero, mas matagtag nga itong Fortuner na ito. But, needless to say, yun, syempre, ang pagiging capital ng Toyota and being its real benchmark for the SUV class, ito pa rin talaga ang pinipili ng karamihan since, ayun nga, build quality and the overall reputation talaga ng brand itself. And also, syempre, the model itself. So, that's one to think about it. Second of which, sabihin natin hindi ka naman matikuloso kung hindi ka naman pupunta masyado sa mga probinsya. Sabihin na natin city-city goer ka lang naman from point A to point B, like onto the city itself, this is more than enough. You don't have to opt for the LTT variant since if the exterior would actually matters for you since magkamukha na nga sila. Ngayon, syempre, kung gusto mo nga naman na mas malakas ng onte dito sa 204 horsepower na Toyota Fortuner, I suggest na get the top-of-the-line variant in which that is the Toyota Fortuner GRS. It is also the same engine from the Hilux GRS in which I have also driven that before. Pero, ayun, it's also available nga naman within the today's variants of the Fortuner. Well, ayun lang naman na masasabi ko within today's video. Like, comment, share, and subscribe, guys. And gusto ko lang sana magpasalamat sa Toyota Kubaw for providing this model unit na nakadisplay sa showroom nila. And especially kay Miss Connie Felix na nag-assist sa akin at pinahiram sa atin yung susi ng Toyota Fortuner. Big, huge and shoutout sa kanya and sa mga managers nila at syempre sa mga bosses nila, obviously within the, sama na natin yung dealership owner. Like, comment, share, and subscribe, guys. I will see you next one. Peace and thank you very much. Goodbye.